Woohoo! Ayan mga kamaba, at ito na yung issue, no, na nagkakatanggala na ng upuan at lamesa dyan po, no, sa loob ng Itbulaga. Ah, matindi. Baka sa susunod, pati audience, matanggalan na rin ng... makichismis muna tayo sa ating correspondence, mga kamaba. Ano bang latest? Napakatindi talaga, no? Antindi. May mga naglalabas ng mga memes, may mga poster, at kung ano-ano pa. Sabi ko na, di ba? Babungad pa lang ni... Bungad pa lang ng aking correspondent. Ha? Talagang matindi, mga kamaba. Sige, tuloy. Aling Christine, nanay... Makikinanay kunyari. Nanay Christy Permino. Hindi malaman ng mga kababayan natin, maiiwan ba ang ibang kasama bukod sa Tito Vic and Joey, o sasama sila kay Mr. Tony Tuviera. Alam niyo po mga kapatid, maigsi lang po ang ating panahon dito sa Christy per Minute. Ibabahagi po namin sa inyo yung naganap ng unang dumating ang mga halosos sa opisina po ng Tape Incorporated. Ang una po nilang pinasok ay ang opisina ni Mr. Tony Tuviera. Tinanggal ang mesa, tinanggal ang kanyang upuan, na ang ibig sabihin ay tinatapos na namin ang iyong serbisyo sa kumpanyang ito. Napakasakit noon, Romel. Opo, at saka napakasakit, lalo na sa ating mga lumaki at kinalakhan talaga ang Itbulaga, na ito isang isang idlap. Ano na nangyayari? Di ba? Yun sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, na... Di ba? Ano man ang nangyayari ngayon, parang napaka-unfair na dahil lang sa usaping negosyo, di ba, yung institusyon na sa amin yan eh. Buat pagkabata, amin na yan. Nung magbahagi kami ng Itbulaga, bahagi ng buhay namin yan eh. Bahagi po yan ng pagkabata at pagkamatanda nating lahat ng mga Pilipino. So parang napaka-unfair na, oo nga, walang forever, pero bakit naman ganito? Ba't dito magwawakas, di ba? O, napakagandang panoorin eh. Walang nakakagawa ng ganyang katagal. Walang makatapat sa Itbulaga. Ha? O, yun po yung sentimento ko rin dyan eh. Bilang isang nagko-commentarista ukol po sa issue na ito. Mawawala ba sila? Yun ang tanong. Mawawala yun. At eto pa, ang tanungan po ngayon, ang Tito Vic and Joey, 100% silang umaasa nasasama talaga kay Mr. Tuviera. Ang tanong, si Jose, si Wally at si Alan Kay, kanino naman kaya sasama at maiiwanan? Parang ganoon ang mga usapan, di ba? Pero eto, hindi pa man nagaganap ang mga pagpapaksyon-paksyon kung kanino sasama at kanino maiiwan, meron ng mga, may mga patambis na. Sabi nga, patambis na? What a word! Big word! tuloy na. Yan ni Senator, ni dating Senador Tito Soto, ang title po ng Itbulaga ay kay Joey De Leon. Ayan. Ito namang mula apari hanggang hulo, ang theme song ng Itbulaga ay ginawa, kinompose ni Vic Soto. Paano na? Diba? Oo. Wala na, nandiyan na talaga yung tatak. Kahit na, kumbaga, sugat ka na naghilom, nandun na talaga yung pekas. Hindi na mabubura talaga yan eh. Kaya mahirap saka, para mo, sa magsimula ulit. Nagtatanungan kasi ang mga kababayan natin, ano ba ang kaalaman nitong mga halosos sa pagpapatakbo ng isang programang malawakan tulad ng Itbulaga? Oo, at pera lang ang meron ka dyan, investor ka lang. Oo, ang utak niyan, hindi ikaw. Di ba? Kung ako sa mga losos, bitawan na lang nila yan kasi, di ba? Hindi nila pinaghirapan yan. Kung pera lang ang kailangan, sabihin na lang nila, buy out sila. Kasi papatayin mo lang yung ano eh, yung negosyo, papatayin mo lang yung legasiya ng negosyo eh. Napakapangit na reputasyon nun kahit maiwan yan sa mga halos-hos. Ang pangit ng reputasyon nyo. Diba? Hindi rin magsasucceed sa ganyan. Kung ako sa kanya, if you really meant money, then buy out. Diba? Benta niya. Sabi, mag-offer na siya ng buy out. Diba? Ngayon, kung medyo napakabigat ng price, wala tayong magagawa dahil investor nga siya.
Oh, ngayon magkaroon siya ng sarili niyang terms. Magkaroon sila ng magkasundo sila sa terms. Kasi naman napakasayang po talaga nitong Itbulaga. Sobrang sayang. Sige po, punta po tayo dun sa sosyuhan. Bagaman hindi na natin dapat pang alamin kung magkano ang puhunan nino kumpara kay kanino. Mm-hmm. Okay, ipagpalagay na po natin na mas malaki ang share, mas malaki ang puhunan ng mga haluso sa programang ito. Ang tanong ng ating mga kababayan, sino naman ang nagpatakbo? Kasi ang kanilang punto, nandyan nga ang pera nyo. Pero ang nagserbisyo, si Mr. Tubiera, di ba? Siya yung nakagisnan natin. Sa apat na dekadang mahigit po ng Itbulaga, Mr. T ang kilala natin. Akala ko nga nung una, kanya lang eh. Itong Itbulaga. Ganun din ang sabi ng aking mga kaibigan. Oo, matindi no? Kasi... Siyempre, hindi lang pera pinag-uusapan dito, kundi dugot pawis eh, tsaka yung utak, yung isipan, di ba? Akala ko kay Mr. Tony Tubiera talaga ito. Kaya ang tanungan ngayon, paano patatakbuhin, di ba? Yun. Nakakaloka. At saka talaga na walang hindi nakakaloka. Ang mukha ng Itbulaga, Mr. T. Di ba na? Mukha niya yun. Siya ang mukha talaga. Oo. Kaya nagulat ang lahat, ay... Meron palang kasosyo dyan. Sa halusos pala. Pero hindi lang silang dalawang. Alam ko may dalawa pa. Pero ang talagang pumasok ngayon sa eksena ang mga halusos. Yung isang babae gustong maging host tulad ni Maine Mendoza. Ayun. Yung dalawa sa pamamalakad naman ng tape. At meron pa bagong issue, Romel. Ano meron daw nawawalang pera. Ayan. Mishandled daw ang Itbulaga. Ayan. Kung mishandled po ito matagal ng panahon, dapat pumutok na yung issue na yan. Yung sa pagpapasweldo ng mga tao. Hindi po kapanipaniwala na bigla na lang ngayon puputok bigla na mishandled. Oo nga, ano. Kaya pumuputok din si, ano, yung correspondent ko, si Christy Permin eh. Walang ano, kung 'di ba bigla na lang nagkaroon ng issue, hindi ko alam tuloy kung ano lang nito. Nakikita ko lang dito ito ba kasama sa pagpapressure para itong Willie Revillame maipasok diyan sa noontime show na 'yan. 'Di ba yung style na sapilitan ba? Tulad dun sa ABS-CBN, sapilitan din pinasara, 'di ba? Oh. Hindi na ayos ang pagpapatakbo. Ba't ngayon lang ito lumilitaw? Diba? Oo nga. At saka na yun, sa bagay, di rin naman, alam naman natin yan, di ba tayo pagkikwentuhan tayo, laging nasisira ang pagkakaibigan, ang lahat-lahat na anuman sa mga pagsasamahan, pag na pera na ang namagitan. Oo, nagkakaroon diba? Ng ano. Sabi nga ng kaibigan ko, alam mo, Christinelli, parang ano lang yun eh, pagbubukid, di ba? Okay, ikaw ang gumastos para dun sa lote, sa mga pataba. Pero sino ang araw-araw na nagbungkal at nag-alaga sa mga pananim para lumago, di ba? Yes. Parang ganon. Correct. Sino ang naglaan ng sapat na panahon para ang pataniman ay magkaroon ng magandang produkto? Oh, tama na naman doon, ha? Ang galing nakakilala ni Christy Permin, syempre, ha. Tuloy. Hindi kasi pwedeng pera lang eh. Nakambal niyan, serbisyo. Laging ganon para pantayan laban. May puhunan, may nagseserbisyo. Ganon, kumbaga. Yun ang tanungan ngayon. Ang tanong ng bayan, kanino talaga sasama ang mga hosts ng Itbulaga? Maiiwan ba o sasama kay Mr. Tony Tubiera? Naku, yan yon. Oo. Abang-abang yan. Mm-hmm. Ako sa tingin ko dito sasama itong si Jose, si Wally, si Maine, no, sasama yan sa tingin ko, no. Syempre depende rin yan sa pondo, sa budget, no. And syempre si Alan Kay, tingin ko sasama din yan, no. Pero ang punto ko is baka maiwan dyan, kung magpapaiwan, baka hindi rin eh, kasi halos, halosos, no?
baka itong mga bago sila main sila ano sila Maha baka makuha yan. Pero kung ang malalaman nila na si Willie Revilla may papalit lahat yan, mag-aalisan. Kasi alam na nilang mga tao, alam na rin ng mga artista na si Willie Revilla may boss yan eh. Oh, mag-aalisan yan mga yan. Lahat yan mag-aalisan, sasama yan. Pero kasi kung may magpapaiwan, depende yun kung isasama ba ng Tito Vic and Joey. Yun kasi ang tanong eh. Kung sino yung ibang mga kasama dyan, isasama ba sila? Yun kasi yun. Depende rin yan sa capacity ng budget ng bagong itatayo nila with Mr. Tobiera. So, ang sabi ni Boy si Karagay, ako ang nagsaing, ang nagbayo. Ibig sabihin nito, ako ang nagbayo at nagsaing, pero iba ang kakain. Oh, di ba? Parang ganon. At sabi ni Marichu Firmation Espiritu, Itbulaga is Itbulaganay. Walang pwedeng pumalit. Walang pwedeng pumantay. At higit sa lahat, Itbulaga is Tito Vic and Joey. Walang question. Okay. Oo. Hindi mo na pwedeng ano yan. Ako nga, sabi ko nga sa inyo, political stance, medyo hindi na ako natutuwa kay Tito Sen nung siya ay senador. But when it comes to Itbulaga, it's ano eh, it's a family, no? Kahit ano pang kulay sa politika, we've been all part of it. Parang ang hirap-hirap naman nun na basta na lang tatalikuran natin, basta na lang mawawala yung mahal nating ano, di ba? Minahal na ng bawat Pilipino yan eh, parang bahagi na yan ng pamilya, bawat pamilyang Pilipino, tapos ganun-ganun na lang. Okay, yan ang kanilang mga sinasabi ngayon. Aminin natin ang katotohanan. Ito na po yung nakasanayan nating makasalo sa pananghalian. Mawala man ang Itbulaga, magka-XX man ang direksyon ng mga hosts, susundan pa rin yung kung sino ang mga personalidad na nagpaligaya sa ating mga kababayan. Yun susundan naman. Yan. Correct. Susundan talaga. Oo. Pangalan lang naman ang mawawala, pero yung samahan mananatiling nandyan. Mismo. Ang pera kinikita, ika nga natin. Eto na yung mga loyalty check dyan. Oh, 'di ba? Ayan ang sinasabi sa inyo. Oh, well ako ang take ko dito sa sitwasyon ng Itbulaga na 'to, mukhang meron na ditong rift. I think malalim na 'yung sugat and naging ano na 'to, naging nauwi na sa public court of opinion. Siguro ang best solution lang dito if the Halosos family would realize that they cannot able to run the show on their own. At ang programa ay hindi na panonoorin kung ang alam ng tao na ang original na nagpatakbo wala na sa programa at may bago ng programa. So the best thing is malulugi ka lang din naman eh. Malulugi lang din naman ang pamilya Halosos dito. Malulugi lang din sila and if they're genius enough, kahit na ipalit nila si Willie dyan, magkakawindang-windang. Lahat ng napupuntahan ni Willie, hindi nagtatagal, no? Nasisira lang din niya. Kung may balak sila, hindi ko sinasabing, masisira lang yung negosyo, malulugi lang din sila. Better yet, they offer a buyout. Kung hindi na magkasundo at ayaw ng mga host, lalo na yung tatlong pundasyon ng Itbulaga, better yet, sell it out, no? Yung ano, para wala na lang gulo. You can always find business. Marami namang negosyo dyan eh. You can able to become successful to the Halosos family if you are going to start a business on your own brand from the very beginning, from the start. So makakakuha kayo ng loyal followings, no? Ng avid supporters because of what? Because of originality. Even if yun ay inspired sa ibang programa. So, pag nalaman kasi na ganyan, ang dating kasi sa tao, para kayong nanulot, para kayong naghudas ng kasama, lalo na yung institusyon pa o programa na naging bahagi na ng pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino. So, with that, mga kababayan, ako po yung nagpapasalamat na sa inyong pagsama, pagtunghay. O ano man palagay nyo, comment down below, like this video, share, and don't forget to subscribe to our YouTube channel para makapanood pa kayo ng iba, ng ganito pang klase mga review.
Maraming maraming salamat po. Mag-ingat po kayong lahat. God bless us all. Bye for now. Paalam. Bye.